Sa tansya ng PCGG, ang nakumpiska nila sa mga Marcos, nasa $4 billion na. Ikaw na mismo nagsabi, tantya ng PCGG. Ang PCGG, inumpisahan nila yung pagdemanda sa mga Marcos since 1986. Makalipas ang 30 years at 900 na court cases, wala ni isang kaso na naipanalo ang PCGG na nagpapatunay na may ninakaw ang mga Marcos. Parse o himayin ulit natin yung sinabi mo, idiot. Tantya, PCGG. Dagdag natin ang since 1986, makalipas ang 30 years at 900 na court cases. Alam mo bakit ginawa ang batas, idiot? Ang batas ay isang social contract, kontrata na panlipunan, kasunduan ng mga mamamayan at kanilang mga grupo sa lipunan na paniwalaan ang konsepto o prinsipyo upang makakamit ang kapayapaan at maayos ang lahat ng buhay ng tao. Unang-una, mayroon sa batas tinatawag na statute of limitations. Yan ang panahon na binibigay sa inyo upang patunayan nyo na may sala ang mga Marcos. Limitations, hangganan, hindi pa tapos yung statute of limitations, so may kakayahan ka pa ed, napatunayan na magnanakaw nga ang mga Marcos. Kaso ang ginamit mo na salita ed, tantya, tantya. Ang tantya hindi basihan sa batas. Ang tantya hindi basihan ng desisyon ng Korte Suprema. Ang tantya galing sa bokabularyo mong pangbobo ed, dahil hindi nyo mapatunayan na magnanakaw ang mga Marcos makalipas ang 30 years at 900 court cases, kaya dadaanin mo sa tantya. Dahil mga inutil na katulad mo, walang tunay, tunay at hindi tantya, walang tunay na katibayan. O 188 billion pesos ngayon. Isang halimbawa niyan ang $780 million na Swiss bank accounts na nakumpiska na ng gobyerno. Kaya nga kayong mga idiots, kapwa idiots nyo lang nauuto nyo. $700 million yan, ha? Nasaan ang pera? Nasaan ang pera? Kailan nabas yung $780 million yan upang pakinabangan ng mamamayang Filipino? Kailan ginamit yung $780 million yan upang matulungan ng mga nasalantaan ng mga bagyo since 2003? Kailan ginamit yung $780 million yan upang magpatayo ng mga rehabilitation center sa buong Pilipinas para sa mga adik? Kailan ginamit yung $780 million yan upang bigyan ng pamamahay ang mga batang nasalansangan? Simple lang naman ang kailangan na katibayan na may pera. Kaya nga na 780 million, di ba? Pakita niyo yung bank account. Bigyan niyo ng accounting galing mismo sa third-party accounting. Kaso hindi niyo gagawin. Dahil yung pera na 780 million, ang may hawak niyan Swiss banks nilipat sa Singapore banks. At doon, dumadagdag ang interest pero hindi pinakikinabangan ng mga Filipino yung 780 million. Sino nakikinabang sa 780 million? Eh, yung may hawak ng financial instruments ng Philippine National Bank at Singapore banks. Ed, huwag mo nang pag-isipan na intindihan yung international banking at finance. Hindi mo maiintindihan yan. Kaya nga sisi ka lang ng sisi sa mga Marcos eh. Dahil inutil ka, Ed, sa social contract na pinag-aralan sa Political Science 101, Constitutional Law, at International Banking and Finance. Magpapauso ka na lang at ang maniniwala na lang sa'yo, Ed, kapwa mo idiot na mga mangat walang pinag-aralan. Next!